very illogical. If I am a protector, I don't have any capacity to protect anyone because I am not involved. Masakit pakinggan kasi ginastusan mo na, binamayaran mo yung pag-aaral niya, lahat ng uniforme, pati medyas niya, pati sapatos, gastos mo. Tapos you commit. By any language, it is really treason. And I'd like to name publicly General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. He was a protector of the drug syndicates in this country. Hindi po totoo yan. And I am here a victim of black political propaganda. And ever since po, para malaman ninyo, yung wife ko is a politician. At magmula noon, I think 1998, na tumakbo siya ng mayor. Ako na po yung pulutan ng lahat ng black propaganda, kesyo protector ng droga, kesyo mayroong shabu laboratory, kesyo drug lord. Hindi ko narinig yung announcement. Opo. At tinawagan lang ako. Nung tinawagan ako ng kaibigan ko na damay na daw yung pangalan ko, tinawanan ko siya. Mm. Sabi ko, wala bang katapusan yan? Walang kamatayan na propaganda? Kasi po, para malaman ko ninyo at mga listeners ninyo, ang magmula nung pumasok yung misis ko ng politika, ang pinaka comfortable and easy excuse para laitin po ang pagkatao niya is drogas. No? Drogas. Uh-huh. Kasi po, nung pagpasok ng misis ko sa politika, siya kaagad ang dineclare na richest mayor sa buong Cebu. Mm. And ang misis ko rose from a very, very humble beginning. Sumikap siya kung saan siya umabot hanggat sa nung bumalik siya. Nagkaroon siya ng pera, napalago niya ng pera nung magsama kami, napalago namin yung pera niya. Bali pagdating ko po sa buhay ng asawa ko, mayaman na misis ko. Mm-hmm. Then nung nag vice mayor siya, then nag mayor, ang salin niya ay malaki na. Mm-hmm. So from that time on, every election lumalabas yung mga paninira, mga propaganda na siya ay kami. Mm-hmm. Ako ang drug protector at drug lord. Opo. So kaya kami na, kaya daw nagkapera. So yun, mayor, kaya yun ang reaction ko. Oo. Mayor, sinasabing kahit nung kayo i-a-appoint sana na police district director sa Manila, lumutang na tong isyung to. Yes, may lumutang na issue. Not for the first time, talagang on paper, mm-hmm, may specifics na sinabi. So may mga specifics na sinabi, nangyari 2013 election doon sa may Ormoc, na pinatektahan ko daw yung mga tao na sumusuporta, mga drug pusher na sumusuporta sa kalaban ni Congresswoman Lucy Torres. Uh-huh. Pero at that time, wala po ako, hindi na po ako assigned sa Leyte. Wala na po ako doon. Uh-oh. And lumabas yun, ginamit pa nila ang stationery, saka finold sila ang signature ni Congresswoman Lucy Torres. Uh-huh. Umabot po yun sa opisina ng presidente. General, paano, Mayor, paano ninyo ni-repute yung paratang na yun? Yun lang, pinuntahan ng aid SWAT po, yung opisina, mm-hmm, ni Congresswoman Lucy Torres at napagsabihan sila ni former chief of staff niya, yung husband niya, si Richard Gomez, na hindi totoo. Mm. At hindi galing sa kanila yun. Mm-hmm, mm-hmm. Opo. Was pero there a time? Allegation, oo. Yes. General, kasi bago ho kayo nag-retire, nabigyan ho naman kayo ng clearance, di ho ba?
yes, nabigyan ako ng clearance at nabigyan ako ng awards. In fact, ito yung pinaka kakayamanan ko, yung aking gallery of awards. Mm-hmm. 158 medals and awards. Mm-hmm. Dahil sa unblemished service for 37 Apo. Years. Was there a chance, Mayor, na ang inyong pangalan nasama sa order of battle on illegal drugs? Wala. Uh-huh. Wala. And para ano naman, malaman niyo naman na the last time na involved ako sa kampanya sa illegal na drugs, meaning na-assign ako sa office, may involvement sa kampanya sa illegal na drugs and criminalities was last 2007. After that, wala na, all admin job na ako. So if I am nung mapunta ako ng krami 2012 of December, December of 2012 until I retired 2015 July, ang assignment ko po is with training service, involved Apo. In the training of competitive training of all the policemen. Hindi po involved sa anti-drug campaign or any anti-criminality campaign. So it is very illogical for me to get involved or much more protect or cuddle drug lords because my position does not require me to deal or operate against illegal drugs or other illegal activities. Okay, balak niyo hubang puntahan si Secretary Mike Sueno? Yes, kung pwede lang ngayon po I'm making arrangement. Unahin ko po yung CTMP. Unahin ko po yung then pagkatapos kay Secretary Mike Sueno, pupunta po ako dun sa kanya. The three generals, the three active generals who were named by the president yesterday have reported to me already, and I refer them to the NAPOLCOM for investigation. Since the instruction of the president yesterday was for them to report to me and to have NAPOLCOM make their thing, meaning NAPOLCOM will conduct the proper investigation. Any question? Opo, ang una po magtatanong, Chino Gaston ng GMA 7 to be followed by George Cahiles of CNN Philippines. Chino? Sir, Chino. Sir, anong naging disposition ng mga generals na kausap mo? Galing po sila, ganun po, ano bang dynamic po sa kausap niyo with them? Malungkot. Malungkot sila. All other details sa aming usapan is amin na lang yan. Basta malungkot sila. We have the question from George Cahiles, CNN Philippines, to be followed by Franz Nogueira of TV5. George? Sir, yung circumstance ba nung pagkadawit nila doon sa illegal drugs na pag-usapan mo? Mga, kasi hinihingi nila sana na to point kung sino yung mga individuals nagbigay ng information because ang allegation nila ay na-misinform ang presidente tungkol dito sa pagkakadawit nila dito sa illegal drugs. Hindi namin napag-usapan. Basta lahat naman kami, we agree that the information is coming from the president. So, yun. Sir, follow-up na lang po. What will happen to them now? Aside from the investigation, ano bang magiging proseso? Magre-report pa rin ba sila sa inyo every day to make sure na mag-a-appear sila sa mga hearings sa gagawin ng NAPOLCOM? Or kung ano bang proseso sila? Since we referred them already to the NAPOLCOM, then they will be reporting to the NAPOLCOM for the investigation. Franz Nogueira, TV5, to be followed by Aya Macalma, PTV4. Sir, masama yung loob nila kahapon, biglang in-announce yung mga pangalan nila. Pero nung pagharap nila sa inyo, kumusta po yung mood nila? Nasabi pa nila yung sama ng loob nila, lalo na si General Dino na mangyayak-nyak pa kahapon. Yung nga, malungkot sila. Malungkot. Yung sama pa nila. And they wanted to explain their side. And I listen to their side.
Sir Villa, si General Villa, sabi niya parang gusto niya mag-early retirement. Ano nga, nasabi niya ba yun sa inyo? Kayo ba may na-advise sa kanila? Yung aming mga usapan doon sa lobby sa purely intimate and personal, I cannot discuss it in public. Amin na lang yun, yung aming personal relationship. Ang amin na lang ako, ang akin na lang maibigay sa inyo is yung aming official relationship as officers of the Philippine National Police. Yung aming personalan is amin na lang yun. Sir, any advice to them kahit underclass ka nila, mga upperclass? May advice to them? Yeah, my advice to them is face the music. You face the music. Aya, makalma. Sir, did they mention that they were cooperating with the investigation? Yes. They assured me that they will give their 100% cooperation to the investigation that will be conducted by the NAPOLCOM. Hindi ko yan mga mista lahat ha. Okay. Mga upper class ko yung iba dyan. They are here because this concerns the PNP. So we have to be one. Alam nga naman, ako lang haharap sa problema. Damay-damay na kaming lahat. Pati sila, damay sa problema. So andito kami para magdamayan. It's Tuesday. Napolcom na bahala sa investigation. It's just Dave from DCWB. Sir, aside from these three active generals na napangalanan ni President Duterte, mayroon pa bang iba sa listahan ninyo? Hindi sa listahan ko. Pero sa listahan ni Presidente, mukhang mayroon pa. And I don't want to preempt him from divulging those additional information. But hintayin na lang niyo kung mayroon siya ilalabas. Basta my observation is I think mayroon pa siyang sasabihin na additional na mga pangalan. Isa Cecil Suerte from Philippine Star. Sir, ilang generals itong naka-basically floating and they will be receiving 150,000 as their monthly salary. Parang nasusulit malakas yung pera mo sa mga nagtatanong ka pa. Hindi naman sila nagsisilbi sa bayan. Hindi naman. In fairness naman, they've been fighting since day one ng kanilang pagkasikan lieutenant, pag-graduate sa PMA, pag-graduate sa PNP. They've been fighting already. At kung may time man na hindi sila mabigyan na posisyon, I think that increase in pay and allowances is due them also. Dahil pinaghirapan nila yung rango, nila na 1-star, 2-star, kahit na floating sila, hindi sila makarating sa rangko na yan kung hindi sila naghirap. So siguro, karapat-dapat din na makatanggap sila. Granting na wala silang posisyon, they still deserve that increase. Sir, nagkatagal po yung meeting nyo at yung kung bang meeting nyo, one after the other o sabay-sabay silang matlo? Without divulging the... Nauna kong na-meet si General Diaz doon sa White House kasi maaga siya masyado. Then, litero dumating yung dalawa. Dito na sa taas sa opisina ko na na-meet yung dalawa. Okay, so, then, minute ko silang tatlo all together. Alvin Balgasar, sir, Baga ng Bayan. Sir, sabi niyo po, i-turn over niyo na po sa NAPOLCOM yung investigation. Meron po ba kayo i-turn over sa kanila ng mga solid pieces of evidence for this call? Kung meron man, they are all classified. We cannot discuss that in public, so classified yung mga dokumento na yun.